step number two, we're going to kunik. Ginagawa mo? Kunik. Bisaya, girl. Kunik. What the Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. It's me, Jenny, and again, and today's video ay pag-uusapan natin kung paano kumita ng pera sa YouTube. So without further ado, let's jump into the video. Okay, so paano nga ba tayo kumita sa YouTube? What is the requirements para magkaroon tayo ng kita sa YouTube or how to earn money from YouTube. So, we have steps to be followed. So, the first step is we have to enable your channel monetization. So, anong ibig sabihin ng enabling a monetization? Paano natin man-enable yung ating monetization sa ating channel? So, pag na-reach natin yung requirements ni YouTube, which is you have to have 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. So, kailangan nating ma-complete yon within 12 months para magkaroon tayo ng or ma-accept tayo sa YPP program or YouTube Partner Program para magkaroon tayo ng mga ads sa ating videos. So, ibig sabihin nun, pag na-monetize na tayo, pwede na natin siyang lagyan ng ads. So, with that ads, magkakaroon tayo ng income. Step number two, we're going to kunik. Kunik. Ginagawa mo? Bisaya, girl. Kunik. We're going to connect your YouTube channel to an AdSense account in order to earn money and get paid for monetized video. So, yung ibig sabihin nun, ililink natin yung ating account ng YouTube channel natin. Ililink natin sa Google AdSense para magkaroon tayo ng ads. So, balik tayo dun sa may step number one, no? Kung paano tayo ma-monetize. So, kailangan nating abutin yung requirements ni YouTube that we have to follow the community guidelines and rules and regulations or mga patakaran ni YouTube. So, kailangan hindi tayo magkaroon ng copyright claims and copyright strike and copyright strike, community guidelines, strike, or something like that. Like, pinaka-importante, hindi tayo magkaroon ng ganun para ma-monetize yung ating channel. So, pag once na-achieve na natin yon, mag-apply tayo ng monetization and siguro like 1 week or minsan mga 2 days pag malinis yung channel mo, ma-monetize or ma-approve agad yung iyong monetization. And then, pagkatapos noon ay pwede na tayong magkaroon ng ads. Yun, doon tayo kumikita ng pera sa ads na nakukuha natin sa ating mga videos. Pag once natin lay ng mga manunood and hindi nila skip, ibig sabihin, or in-skip yung ads or advertisement na nakikita nila sa inyong video, ay ibig sabihin noon, pagkaabot mo ng $10, pagkatapos noon, darating na yung pin natin. And pagkatapos ng $10, ma-achieve natin yung $100 na threshold. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng sahod or ang ating revenue ay darating na sa atin or pwede natin makuha through Western Union. So, yun yung pinakagod na the best thing na ma-achieve mo yung magkaroon ka na ng revenue kasi yung iyong hirap at pagod sa pag-i-edit at pag-upload ng video ay and pagbibigay saya sa mga manonood and bigay ng inspirasyon sa mga manonood ay babalik yung hirap at pagod. So,
Kung ma-achieve mo yung first step, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, public watch hours, ay magkakaroon na tayo ng monetization. And kung ma-approve tayo sa monetization, mag-proceed tayo sa linking our Google AdSense or our YouTube channel sa Google AdSense or AdSense account. In order to earn money and get paid for monetized videos. So, sana naintindihan mo yung first step na in-explain ko. Before we apply monetization, kailangan nating abutin yung rules ni YouTube. Hope it's clear. Or we have to reach 1,000 subscribers, 4,000 public watch hours. Pagkatapos noon, pwede na tayo mag-apply sa monetization. And step 2 noon, i-connect natin yung ating YouTube channel sa Google AdSense or sa AdSense account para magkaroon tayo ng kita and babayaran tayo ng AdSense or Google AdSense sa ating tawag dito sa ating mga monetized video. Siya yung magbabayad ng revenue. Nga guys, so thank you for watching and I hope you understand my explanation. So ulitin ko po, we have 3 steps to follow in order to monetize and to get paid by YouTube or by Google AdSense. Step 1 is we have to reach the monetization. We have to follow the rules, which is you have to have 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. And next step is we have to link our YouTube channel in Google AdSense or Google account. And the last step is we're going to verify our videos kung eligible ba siya sa monetization or hindi. So I hope you guys understand my explanation. And if you guys bago lang sa YouTube channel ko, please mag-subscribe na kayo para ma-update tayo sa mga bagong videos na i-upload natin. So thank you for watching and